Guys, good morning once again. It's me, Jason Agromix TV. So nandito po tayo ngayon sa area ni Ate Charing TV, yung famous na ano ba 'yon? Reina ng Korea. Tapos ito yung ito po yung kanyang area, bagong bili 5 hectares. Ito po yung tinatrabaho namin kahapon, nilalagyan namin contour sa kadahilanan na medyo sloping ang kanyang area. So yung nakikita ninyo ng ganyan, yun yung in-establish namin na mga contour lines. So parang konsepto lang din ng rice terraces, no? Para kung sakaling mayroong ulan, malakas na ulan, hindi madaling ma-wash out or ma-eroded yung lupa, no? Kasi sayang naman yung lupa na mapupunta lang lahat sa mababang area. So papunta kami ngayon sa kanyang pinaka-paborito na lugar kung saan siya naliligo, naglalaba. So ayun, ito na nga yung daan papunta sa bikugan. Mauna na eh. Ay, ihi diha. So kagabi pala pumunta kami sa anong tawag diyan, Nature Spring. Yung lugar na naliligo sa Ticha. Kagabi walang ilaw. Ah, mayroon pala yung flashlight na medyo blurred. Tapos tatlo kami, no? Mala. Tapos yung lupa matirik, madulas kasi nagbikog. Agay ah. Hello? Nasaman ka? Wala man. Taisa. Ikaw lagi una. Ayun guys, disgrasya guys. Ate katawa na. Kabaos na ko yung dog. Dali na. Ato talaw. Ah, sige, dali na. Dali na. So that only prove na madulas talaga. Thank you. Itas dude. Wala akong gear. Ha? Dasi tatay. Tatay, may tuloy na oi. Ah. Kanoy. Ah, pasok. Sa mo kay kuan kanang kabilya mo ipasok na mo wala man ka Luoy bitaw na mo gibandos ani ba di ayo tunob anang kuan kani bangan eh dangog kayo. So itong area na to, part pa to ng 5 hectares na bagong bili ni Ate Cha. So akalain mo 5 hectares. So wala pa talagang tanim, parang ganito lang. Tapos ina-advise namin si Ate Cha na dapat i-contour talaga para maprotektahan yung kanyang lupa against erosion. Dahil kalimitan, madalas yung pagbabaha, malakas na ulan. So yung mga natututunan ko na idea kung paano yung tamang pag-contour, natutunan ko kay Ma'am Mintang or Ma'am Maria Zea Villaganas, yung aming provincial corn coordinator ng Cebu province. So lahat ng natutunan ko, I give credit to Ma'am Mintz dahil siya talaga yung nagtuturo sa akin. Dahil bagong pasok pa lang ako sa DA or sa Cebu province,
meron namang kaalaman pero hindi yun talagang hands-on kasi iba yung theory kaysa application talaga. So kanina galing kami doon sa kubong yun, yun yung bahay ni Ate Cha. At talagang pinaglagyan niya ng antenna or parang satellite at ano yun tawag, cell site. Dahil kadalasan siya nagba-vlog, nagla-live sa kanyang channel, yung Ate Charing TV. At saka yung sa Facebook na Ate Charing ang Diyosa ng Korea. So ito, kagabi nga mayroong pumunta na mga kabataan nang hingi ng code. At talagang binibigyan niya ng access. So napakabait ni Ate Cha. Dagang salamat yun Ate Cha. Gipakaon pa minimog manok. Onya, gipa wifi pa minimo, gipa YouTube pa minimo. Onya, gipapaligo pa gyud minimo aning inyo hang dapit. Oh. Uy, bikugan na yung has. Nay has te. Ha? Nay has. Nay has lagi nga kuan kaning gamay man pero kuan ba kaning nay stripe ba? Puwa, puwa itom. Binumos ka siguro na yun, sabi ni. Ate Cha! Saan eh, ni kanaok naman? Yan madapit! Nadiri, aring hugasan. Katagad, malimog ko. Di, lagi. Doon, sa tanang hayop doon, kanak yun akong hablog. Anak, pariha ta, bahala, magkamatay na lang, ayan ang has. Kasi doon, rumakabuoan na siya. Mudool? Dalagi dere paingon dito ubos ba? Kuan man noon kanang dili man kanang gamay ba? Pure stripe na puwa. Ayun guys, tapos na kami maligo. So dito kami naligo no sa tinaguriang water spring ni Ate Cha. So aakyat na tayo doon sa kanyang kubo kasi medyo mainit na. Tapos merong mga farmers doon na nag-aantay kasi nga may parang may orientation or ano yung awareness lang paano yung tamang pagtatanim ng mais. So abangan natin yan. So mauni ang area ni Ate Cha no. So kung kadto yun yung lugar kung saan naliligo kami. So paakyat naman doon sa kanyang kubo. So, ganito katirik yung kanyang area. Tapos kung nandun ka na sa taas, makikita mo talaga yung mga karati, ano yun? Adjacent LGUs like doon sa kabila, matatanaw mo yung Canlaon sa Negros Oriental. Katapat niyan yung Ronda at saka Alcantara. Doon naman sa kabila, makikita doon yung mga lungsod ng Bugo. At saka sa Nyumihil. Yun sa Tididit. Hangak! Hangak kayo! Ay. So ito pala, tinamnan na pala ito ng mais dati. Pero hindi nila inaararo, gidaro, wala. Kasi nga matirik. Pati yung kalabaw is maliligid. So ito yung markings, ito yung mga kahoy markings na dito malulokit yung contour lines. Dun sa taas nilalagyan na namin ng madiri kakao para tutubo siya. Yun yung magiging pananggala kung sakaling may ulan. Para yung ma-wash out na lupa is matatrapar din. Di mapupunta sa ibaba. So, yung farmers namin, or farmers ni Ate Cha, yung caretakers niya, yun yung mag-continue dito sa pag-contour. So, kung makikita natin dyan, mura siyang nibakos the contour line across the slope. So, kung daruhon siya, across the slope po siya. Inoko. So, ito lang ipakita. No, kung unsa sa kahabog ang ato ang
area nga gi lakwan kani. So thank you kayo Ate Cha for this event na ini-invite mo kami. Pinapunta kami sa inyong paraiso. Bukid naman namin sa Katigwian, hindi ganito katirik. Bukid man kayo dito sa Bohol, basi gatuo ang taga Bohol din nga wala yung bukid sa Cebu. Mauni yung itsura. Mas bukid pa sa ato sa Bohol. Okay, kani extreme kayo ang ilahang buntod. Munang recommended nga ipang contour yun siya. Kay di natin maiwasan na yung mga farmers talaga magtatanim ng mais. Kasi nga for consumption. Okay. Hi, Ate Cha! Hi! Hangak ka, oy! Hangak kayo! Bago kang ligo, maugar gyapon! So, ito yung mga counter head shrews naton. Yung mga debris or yung mga farm waste, nalalagayin dito para silbing pananggala. Aside from Madrid cacao, nilalagyan din namin ng sitaria. Pwede din yung vetiver grass. So, kana din ha. Kahapon, ligid ko naghahapon kay. Grabe ka, bakilid yun. As in, bakilid. Uy, kamat so good. Paay. Hello, Jason. Jason Agrimix TV. Yes, thank you Ate Cha for this event. Punta muna ako sa bayan. I'm going to meet Ate Roda, the corn technician of the Now City Cebu. Yes, sumaon niya si Ate Cha. The famous, the legendary. At ito pala si yes, Marinong Homboy. So nagsama naman kami ngayon ni Sir Jason. Yes, yes. Agrimix. Jason Agrimix TV. Yes, ngayon po is magtatanim po kami ng dragon fruit doon kami ni Tips Mio. And plus si Sir, ano, naligo kayo Sir? Naligo, pero naliligo din ang pawis. Yes, mag-ano muna kami. And dumating na pala yung mga farmers natin Sir nga, ano. May ah, sige. Na. So dito yung ano orientation area. Itanim mo naman yung Tips Mio yung... Tuduy! Ito sang ihay-hay. Okay ra dong ang liguanan. Okay kayo, pero dayhas. Ha? Dayhas, tinood. No. Nabidyohan pa ginaho. Mautong gikan diri dong. Has man sa kuan, mais. Mm. It's not ano din. Mautong gikan diri. Kuan siya, stripe nga puwa oh, itong. Mauna. Diri na gikan. Niambog lagi dito ya. La perfect. Asa man yung nakita? That is tubog dapit. No. No. Bug na mango dito. Oh, ganahan yung nagtubig. Yeah. So, tour sa takadyot. Naman siya ipayag gamay. So ito yung sinasuggest namin na dapat upper portion ng mga bukid dapat tinatamnan ng mga cover crops like kamote. Kasi yung kamote, creeping siya. Kung may ulan, di masyadong malakas yung impact. Bit agay. Agay pistoy. So dito, kalimitang nagtatambay si Ate Cha. Kasama ang Bukid Squad. So shout out pala kasi tinanggap nila ako bilang newest member ng Bukid Squad featuring Ate Cha Charing TV. So yung kakilala ko si Marinong Homboy, vlogger din siya. So i-subscribe din natin siya. Tapos si Tips Mio, yung content din niya is more on dragon fruit production. Yung technology na ginagamit niya is from Taiwan. Yung U-shape na metal, kabilya lang yung ginagamit. Hindi yung
full na ano ba yun, simento na nilalagyan ng gulong. Maganda din yung technology niya. Mas maigi kong i-adapt. Tapos si sino ba yung isa? Si Jing Astor, yung kakilala ko lang kahapon nung nag-vaccinate kami ng anti-rabies doon sa Macaas Catmon. Tapos si Mighty Mang TV, yun yung kasama ni Jing Astor. So, unfortunately, hindi sila nakapunta dito kasi may commitment sila doon sa baba. So, grabe kayo kabukid dire eh. Pero, nindot kayo sa mata. Kaya kung stress ka sa syudad, stress ka sa pollution, stress ka sa init, dire is bisag naay adlaw, is bugnaw gihapon ng hangin. Gani ng buntag, dito sa ubos is nag-fog. Bugnaw kay Morasia og Sea of Clouds of Danau Bohol. O kasi may Danau Cebu din. Yung Danau at Carmen, meron yan sa Bohol, meron din sa Cebu City. So, ang ganda pagmasdan yung formation ng mga clouds. Oh. Parang magkadikit na ata yung bukid at saka yung clouds. Tapos kahapon, sabi ni Atitsa, malapit lang daw yung Little Batanes. Pero kung simod ito lang yung layo ah. Kanang makita niya sa video, kanang pinakatumoy din na miniadto. Adjacent ang Mount Capayas kanang bukid unya na ang ubos kanang murag pasture land, pasture area. Mao na ang new Little Batanes of Catmon, Cebu. So pwede din ha mag-camping during summer time. Not advisable karon kay mag-ulan. Hangak. Hangak gyud hangak. So ito talaga yung sinasadya namin kasi ini-invite kami ni Ate Cha na nagpatabang siya unsaon pag contour. So wa mi pagduha-duha. We have no doubt. Tinutulungan namin siya kasi nga yung advocacy namin tutulong sa mga farmers or mga mag-uuma dito sa Catmon. Kasi nga agriculturist kami, paano ano namang silbi kung hindi namin ituturo sa kanila yung nalalaman namin. So guys, yun lang po at abangan nyo ang next vlog ko. Baka ibang venue na naman. Pero ito po, pinapakita ko lang yung area ni Ate Cha. Kasi nga bago siya. Although, marami na ako napuntahan na lugar. Pero ito, pinaka bukid yun sa Tanang Bukid. No, din sa north part sa Cebu City. Ito na nasa likod oh. As in, laom kayo siya. So, ano to? Subscribe mo niya. Please hit the notification bell para updated kayo kung mag-upload ako ng new videos. So, thank you. Merry Christmas and advance Happy New Year.